it's your birthday. Happy birthday. It's a great day. Happy birthday. That's what we say. Happy birthday to you. Kasi dapat pag nagle-lecture ako, itong monitor ko dapat walang ano. Wala dapat tong sound para nakikipag-usap sa akin eh. Tingnan niyo. Hindi ko alam bakit siya nakikipag-usap sa akin. Dapat wala siyang sound. Naririnig niyo ba ako? Paki-message nyo nga ako kung naririnig nyo ako. Tinanggal ko yung sound eh. Les, paki-message mo nga ako, Chris. Paki-type nyo nga kung naririnig nyo ako. Please. Kung meron akong sound sa inyo. Paki-type nyo nga kung meron akong sound. Okay. Okay, Beth. Meron akong sound, Beth. O sige. O, start na tayo. May sound pala ako eh. So, ang pag-aaralan natin ay yung natapos natin kahapon tungkol sa vouchers. Yehey! Magkakaroon na rin ako ng pisa. Okay, start na tayo. Balik uli ako. Dalawa topic. Nasalita ako. Dito tapos. Okay, thank you. Thank you very much. So, happy birthday doon sa mga may birthday today. At ngayon ay marami kong trabaho. Onya. Sabihin mo kay nanay, pupunta ako dyan. Pupunta ako mamaya hapon. Ngayon, pag-usapan natin yung vouchers. Kasi karamihan ng mga CPA, yung incompetent, magalit na sila kung magagalit. Voucher lang, kinukonsider na nilang expense o as evidence of expense. Pero sabi ho ng Supreme Court at saka ng Court of Tax Appeal, dalawa ho yung pag-aaralan natin. Isang galing sa Supreme Court, at isa galing sa Court of Tax Appeals. So pagpatuloy na natin yung sa Supreme Court para maumpisahan na rin natin yung sa Court of Tax Appeals. Ito ho yung sa Supreme Court, natapos na tayo dun sa umpisa, nasa number 27 na tayo ngayon. So sabi dito ng ating Supreme Court, again, We affirm the foregoing holding of the Court of Tax Appeal and Bank for the reason therein stated. To reiterate, deduction for income tax purposes, makinig kayo dyan, partake of the nature of tax exemptions are strictly construed against the taxpayer, who must prove by convincing evidence that he is entitled to the deduction claimed expense. Puntahan natin yung susunod. Tambunting did not discharge his burden. Wow! Ano ba ibig sabihin nito? Ito. Tambunting did not discharge its burden of substantiating its claim for deduction. Ibig sabihin, hindi na extinguish ng tambunting yung kanyang obligation to substantiate. Ibig sabihin, kung sinubstantiate man niya, kasi meron check voucher na pinakikita yung tambunting eh, hindi siya admissible, hindi siya acceptable. Kanino? Kasi yung pinag-uusapan eh, sabi ng BIR, kaya nga ikaw, meron kang income tax deficiency na 4.5 million. Kasi yung mga dokumentong sinasubmit mo sa amin unsubstantiated. Hindi, sabi ng tambunting, substantiated yan. Ito ang check vouchers ko. Ito ang cash vouchers ko. Hindi pa rin, sabi. Ha? Ito nga, ito tutuloy natin. Tuloy natin sinasabi. Due, ayan, ito na ngayon. Ganda nitong sinabi ng Supreme Court. Napakaganda.
Ito ay magiging lesson sa lahat ng incompetent CPAs at incompetent bookkeepers, incompetent accountant due to the inadequacy of its documentary support of its claim. Kulang. Inadequacy. Kulang yung documentary. Its reliance on withholding tax return, cash vouchers, lessor certificate, and the contract of lease was futile because such document had scant probative value. Naku, Diyos, mahabagin. Ito na, sinabi. Hindi pala pwedeng maging evidence ang withholding tax return. Eh, nag-withhold naman ako. Ayan eh, hindi pwede. Number two, yung cash vouchers, hindi rin pwede. Three, yung lessor certification, hindi rin pwede. Ah, hindi, talaga naman totoong binayaran ko siya. Ito yung certificate ko, hindi rin pwede. And contract of lease, hindi rin pala pwedeng maging evidence ang contract of lease. Ay, tuturuan ko kayo ngayon. Ha? Tuturuan ko kayo. Kayong mahal na mahal kong mga estudyante ko, kayong mahal na mahal kong mga nanonood ngayon dito, magkakandak ako ng lecture sa inyo, documentary accounting para lang sa inyo. Okay? Lahat kayong nanonood dito, $500 lang babayaran nyo. $500. Share nyo yun, ha? Share. Ibig sabihin, hindi ko yung professional fee. Okay, share nyo yan. Pero, magdadala kayo ng dalawang tao, 2 packs. Magbabayad sila ng 3,360. One whole day tayo. Meron kayong free lunch lang. Merienda, bahala na kayo. Magsisimula tayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala tayong gagawin kundi mag-documentary accounting. Para yung mga palpak na papeles ninyo, itong 2018, total April 15 pa naman yung ano eh, di ba? April 15 pa naman yung filing. 2019 ng ano, ng annual income tax return at saka ng audited financial statement for 2018. 'Di ba? So, may pagkakataon pang i-correct, maging adequate yung inyong record. Siguro pag-usapan natin 'to sa March. So, pag hindi ako nakakuha ng 60 packs, hindi natin tutuloy. Kahit magastosan ako doon sa UP, Diliman, hindi ko itutuloy. Okay? That's your responsibility sa sarili ninyo. Next, pag-usapan natin ito. Ah, so, maliwanag. Lagay, isulat nyo to. Withholding tax, hindi pwede. Cash voucher, hindi pwede. Lessor certification, hindi pwede. Lease contract, hindi pwede. Was futile because such documents got scant probative value. Wala raw. As the Court of Tax Appeal and Bank succinctly put in, the law required Tambunting to support its claim for deduction with corresponding official receipt issued by the service provider concerned. Ayan. Regarding proof of loss due to fire, the text of section 29, nasa section 34 ho ito ngayon. Ayan, ito ho yung requirement. Proof of loss. Alam ninyo, ang technique kasi mga kasama, isinasabi na nga ng batas eh, paano ang technique para hindi kayo makotongan o maharas ng BIR eh. Ayan, aliwa-liwanag oh. Actually, ginagamit ko yan eh. Ginagamit ko personally sa mga kliyente. Nagamit ko yan. So, ito po yung tungkol sa losses. Ah? Kasi ang loss, bossing, sabihin ko na sa inyo, ah, ang loss, ang sikreto, upon discovery.
lalo na yung nakaw, nawala. Upon discovery yan, sir, eh. So, kahit 2016, hindi mo naman alam na nawala, ngayon mo lang nalamang nawala, 2019, eh, declare mo. At panalo ka, sir. Siguradong panalo ka. So, ang requirements, ayan. May requirements ng substantiation ang losses. So, bawat accounting titles may kanya-kanyang substantiation. May kanya-kanya. So, not enough na okay na to. Ako gum. Hindi, sir. Kailangan tumatama sa batas. So, ito po yung substantiation para sa casualty losses. O, tapos na tayo dyan. Kare-release lang ng atin, no? 2006 kay Kareno. O, ngayon, puntahan natin yung isa. Iyan. Ha? Ito ho ay galing sa Second Division, Court of Tax Appeals, kung makikita po ninyo. Court of Tax Appeals. At kung i-research nyo, tandaan nyo lang ho itong Village Greenhog Farm. Alam, mga estudyante ko, gusto nyo makakuha ang kliyente, turuan ko kayo. Ito mga kliyente na to, eh. Yan. Punta lang kayo sa, punta kayo sa, ano, kung gusto nyo makakuha ang kliyente, makakuha kliyente, okay. Lalo na ngayon, may tax amnesty. Punta kayo sa courtoftaxappeal.gov.ph. Tapos, tingnan nyo yung mga court cases. Ayun. So, katulad nito, court cases to, eh. Court case. Isa lang, court cases. Court case. Ayan. Si Village Greenhog Farm Incorporated. Punta tayo ron. Ayan. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung sino tong greenhog na to, oy, ano ba nangyayari sa computer ko? Ayaw tumaas. Ayan, na-stuck. Lulo ko tong, okay, tama. Lulo ko, oh. What's wrong with you, boy? Ayan. Okay. Magkano ang utang? 7 million. Yun, sumunod ka. Salamat naman, Panginoon ko. Pinapahiya mo ako sa mga nanonood sa akin, eh. Yan. Statement of facts. Ito, kliyente, oh. Saan ang address ni Village? Ayan, oh. Kung gusto mong maging kliyente yan, sulatan mo, bossing. Gawa ka ng proposal, padala mo dyan sa address niya. O, konyo? Ganyan pagkuha ng kliyente. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, mga bossing ko, eh yung tungkol sa substantiation. Okay? Ay, naku naman talaga. Okay. Dadaling ko muna kayo dun sa substantiation. Medyo hindi ko maintindihan bakit ganito yung computer ko ngayon, eh. Oh. Daling ko muna kayo. Sandali lang. Bigyan nyo ako ng ilang seconds. Yan naman siguro tatagal to ng isang minuto pagbaba, eh. Mabagal siya, eh. Ruling of the court. Ayan, malapit na tayo. Ruling of the court. Pray ko na to. Baka siya ang dahilan. Kaya mabagal. O mabagal ang internet. Oo nga, baka mabagal ang internet ko ngayon, eh. Compliance with the procedural due process. Ayan. Factual basis and legal assessment, hindi natin di-discuss yan. Ang hinahanap ko rito ay yung tungkol sa voucher. Pasensya na kayo, alam ko na problema ko. Yung aking... Ito maganda, basahin natin. It has been held, totong portion na to. It has been held time and again that the essence of
due process is found in a reasonable opportunity to be heard and submit. To be heard and submit. To be heard and submit. Liwanag. Any evidence one may have in support of one's defense. Yun ang wag na wag po ninyong i-wave o i-ignore. Kasi binibigyan kayo, sir, ng to be heard and submit. Ba? Paano mo masusuportahan ang sarili mo kung hindi ka pakikinggan at magsasubmit ng evidence? Diba? Ang pinag-uusapan ngayon dito, anong klaseng evidence yung isasubmit ko, Mr. Maestro? Walang problema. What the law prescribes is the lack of opportunity to be heard. As long as the party is given the opportunity to defend his interest in due course, he would have no reason to complain. For it is this opportunity to be heard that makes up the essence of due process. Ganda na sinabi. Go. Now, okay. Best evidence obtainable. Okay. Please naman, computer ko. Bumilis-bilis ka ng konti. Inip na yung aking mga tagapakinig at tagapano. Looking and listening. Ay, nako. Sorry ah, sa mga nakikinig. Mahina yung internet ko ngayon. Ayaw kumilos nga eh. Ayaw kumilos. Wala, talagang ganun. Pagkatapos nito, tigilan natin to. Malapit na ako eh. The document clearly. Ayan, nandito na to you. Ayan, basahin natin. Okay. Toto-toto tayo. During the audit investigation conducted at petitioner's place of business, when R.O. Mores requested for summary of operating expenses, petitioner's representative did not provide the said document and simply responded that its summary of operating expenses was already submitted to the BIR. Petitioner claimed that R.O. Mores did not ask to look at petitioner's check vouchers. Supporting the expenses is unavailing. R.O. Mores conducted the audit investigation pursuant to the petitioner's request by means of a protest. Thus, this document should have been prepared and provided outright. R.O. Mores need not ask to look at the said documents. Further, petitioner was already notified through a letter dated November 8 to prepare the documents itemized in the said letter to facilitate the investigation. Clearly, there was utter refusal and failure on the part of the petitioner to submit the responded adequate record that could substantiate. Okay. Anyone who traces the series of events and chains of communication between the parties will certainly notice this glaring fact, that is, the documents record, expenses, voucher, purchase invoices, and other adequate record that could substantiate the amount of the expenses that had been incurred for the taxable year 2017 were not included among the submitted documents. Kaya siya nag-ano. Baba natin uli. Tingnan natin yung desisyon. Huy! Baka naman! Let us go directly dun sa decision. Sorry. 180 period should be recon, etc., etc. Technicality yan sa pagpapile. Deficiency. Lapit na tayo. 24 atang page nun eh. Come on! 22. Twenty-three.
Ay, nako po. O, tandaan nyo ha, magkakaroon tayo ng documentary accounting. Puro document pag-uusapan natin. This is the day, this is the day. Great. Iyon. Mabagal pa rin. Okay, mga kasama. Ako po ay malapit ng mapikon. Ay, Diyos na babagin. Ayun. Eto. Nakikita niyo po ba? Okay. Based on the summary schedule presented by the ICPA, ibig sabihin ng ICPA, Independent Certified Public Accountant. Okay? All items listed therein have cash or check vouchers. However, these vouchers are self-serving. Okay. As they were prepared by petitioner's own accountant. And if not corroborated by invoice or official receipt, have no probative. Ayan po ang sinasabi ng korte. Have no evidentiary weight because this court cannot ascertain that expenses were actually incurred or paid and the true nature of the expenses. Ayun na yung technique eh. Sinabi na nga ng korte. Kailangan, number one, actually incurred or actually paid. Second, true nature. Ang simple lang ng gusto eh. O ano sinabi? Dito sa baba, in the case of Da Jose versus Angeles, the Supreme Court had the equation to rule in this wise. We thus agree with the RTC. Ano ibig sabihin ng RTC? Regional Trial Court ruling that said cash vouchers, though admitted in evidence, iba yung inadmit kesa yung inaccept as evidence, whether objected to or not, have no probative value for being hearsay. Cash voucher have no probative value for being hearsay. Pag-usapan natin ang delivery receipt. Ito ang delivery receipt. Also, the delivery receipt attached to the cash or check voucher deserves scant consideration, being a document that merely confirms delivery of an item. A delivery receipt cannot be a valid proof of purchase or payment of an item. Kaya hindi siya pwedeng maging. Wow, ang ganda nito pinag-aaralan natin. Evidence of allowable deduction. Pwede siyang evidence of expenses. Pero hindi siya pwedeng maging evidence of allowable deduction. Ang linaw, bossing. Okay. Likewise, some of the items cannot be verified because the receipt and invoices were unreadable or because the item cannot be clearly classified as repair and maintenance. Ang galing. So, tapusin na natin dito kasi ako po ay napipikon dito sa nakikita kong computer ko. May problema tong computer siguro. Okay. Maliwanag yun sa napag-usapan natin, may mga criteria para maging acceptable, hindi sa inyo, kung hindi sa korte at sa BIR, yung ebidensya nyo. Number one, kailangan magkaroon ng true nature. Number two, kailangan nababasa
Diba? Unreadable eh. Kaya nga yung ano eh, yung thermal paper, bawal yan eh. Hmm? Bawal yan. Nabubura yan. Okay? Ay, LBC, yung official receipt na ini-issue mo, ha, thermal pa rin, bossing. Maawa ka naman dun sa mga purchaser mo. Kasi hindi yan mababasa ng BIR. I-disallowed yung expense na binayad sa'yo, sir. Oo. Na doon naman sa delivery receipt, sir, sinabi na, hindi pwede, hindi pwede. Kasi yung delivery receipt, walang amount. Ha? Ang problema nito, sir, hindi marunong yung ano, nag-present. Hindi nila, sa documentary accounting, tuturo ko sa inyo, na lahat yan, ma-accept. Kung mayroong kang proper direction, may technique. Bukas na lang tayo mag-ano kasi, happy birthday sa mga may birthday ngayon, bukas na lang tayo uli, ha? Sorry, may mga problema minsan itong computer, alam mo naman, pag tax specialista, kayang-kaya ko yan. Computer specialista, hindi ko kaya yan. bobo ako sa ROPOR pagdating sa computer. Okay. So maraming salamat sa inyo at kita tayo next. Ay, meron ako ng ano seminar pala sa ano sa bukas, tax accounting. Punta kayo. Yung mga hindi pa naka-attend, punta kayo. Naka-attend na, paki-attend. Para sa tuturo ko doon. Thank you and happy weekend sa inyong lahat.